Kumusta ka barkada? Nagbabalik na naman tayo sa isa na naman Minecraft video. At itong Minecraft video to ay tungkol na naman sa Kadacraft, mga kabarkada. At kung bago ka lang dito at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dahil bibigyan kita ng timelapse. Let's go! Kung nakikita nyo naman po, mga kabarkada, naging busy po ako all these days, mga kabarkada, dahil ginagawa po talaga natin itong ating industrial district dahil ilang episodes na nakakalipas ay hindi pa rin tayo tapos dito. Pero unti-unti, mga kabarkada, ay natatapos na tayo. At kung nakikita nyo po, pinantay ko na po ang ating abstract terraforming, kung nakikita nyo naman, kasi feeling ko mas maganda kapag pantay siya, mga kabarkada. Tapos magte-terraform na lang tayo dito banda sa may mga grass na to. Iniisip ko pa kung paano natin gagawin yung transition. Kasi itong mga area na to, hindi na natin ite-terraform yan kasi hindi na natin sakop yan. Banda kay Jay-Z Grit na yan, mga kabarkada. Tapos doon naman banda na kay Starseer yun. At ito na lang yung meron tayo, mga kabarkada. Kaya inaayos ko na lang po to. At ang kulang na lang natin ay itong harapan natin na to. Yan na lang kulang natin. Matatapos na ang industrial district, konting farm na lang, mga kabarkada. At isa sa mga farm na kailangan kong gawin, yung polish base salt natin doon, ililipat ko na siya dito at gagawin ko siya katulad ng ating concrete maker dito. Maglalagay tayo ng polished basalt generator dito na meron ding TNT generator, mga kabarkada. At nung nakaraang episode, karamihan sa inyo ay gusto yung TNT generator. Wala akong masyadong nakita na ayaw nyo yan, kaya ilalagay na lang natin yan, mga kabarkada. Permanent na po yan dyan at yan na po ang gagamitin natin siguro pati sa ating cobblestone generator or stone generator, kung ano mang gusto nyo tawagin doon, kasi papalitan ko rin naman yun ng stone. Pero yun yung, mga kabarkada, kung nakikita ninyo naman po, halos lahat na ng mga area dito ay malinis na tignan, mga kabarkada. Malinis dyan, oh. Pati dito, malinis na rin, oh. Isa na lang po ang hindi malinis dito kundi itong lugar na to. Ito. Ayan, oh. Grass pa rin. Grass pa rin to, mga kabarkada. Kasi andito pa po yung mga chest ko. Kasi hindi pa natin nasisimulan ang main base natin, mga kabarkada. Pero sisimulan na natin yan in the near future, mga kabarkada. Meron na po akong idea kung kailan natin siya sisimulan. Pero sa ngayon, mga kabarkada, kung nakikita nyo naman po, malapit na talaga matapos ang ating industrial district. Kung nakikita nyo, sinisimulan ko na rin dito. Kung nakikita nyo, meron na tayong mga tubig-tubig dyan. Meron na tayong mga outline ng mga quartz dito. At the same dito rin, mga kabarkada. At iniilawan ko na rin itong mga lugar natin dyan, diba? Unti-unti na talaga nabubuo ang ating industrial district. At proud na proud ako, mga kabarkada, na nakikita yung ganito yung progress niya. Tingnan mo, nagsimula lang to, mga kabarkada, doon sa maliit na bahay na yun. Eto to, ayan, nagsimula lang yan dyan. Tapos ganito na yung kinalabasan niya. Oh my goodness, ang bilis ng oras, mga kabarkada. Parang kailan lang, mag-aanim na buwan na ang Kadacraft at wala pa kami sa katapusan. Nasa kalagitnaan pa lang kami, mga kabarkada. Episode 45 pa nga lang tayo, malapit na yung 50. At sa 50, hindi pa tayo tapos dun. Hindi pa tapos ang season 3, mga kabarkada. Marami pa kaming gagawin, roleplay, builds, at marami pang iba. So marami din nagko-comment sa akin, mga kabarkada, na Kuya Sly, parang hindi nyo naman po magagamit lahat ng shulker shell nyo. Kasi, mga kabarkada, ang dalawang stack ng shulker shell ay one stack na ng shulker box, mga kabarkada. At yung one stack na yun, ang dami nun, mga kabarkada, 64 pieces na shulker box. At sa tingin ko, tama nga kayo na 64 lang naman ang kailangan ko. At itong nakikita nyong 3 stacks na to, almost 3 stacks, ay parang hindi ko naman gagamitin. At marami din nag-point out na Kuya Sly, kung sakali man pong ibenta nyo itong mga shulker box na to or mga shulker shell na yan, eh gawin nyo na lang po yung katulad nung ginawa nyo sa season 1 and 2. Yung ano, mga kabarkada, yung ano, alam nyo na yun syempre. Pero nag-iisip ako, saan ko siya ilalagay?
Kasi kung nakikita nyo po ang aming shopping district, punong-puno na mga kabarkada. Well, marami pa rin siyang area dito na hindi pa nalalagyan ng shop, tulad nitong area na to, tulad dito sa may likuran dito, ayan, ito pang mga part na to, at hindi pa sila nalalagyan mga kabarkada. Pero, ang problema kasi, kapag dito tayo naglagay, or dyan tayo naglagay sa mga gilid-gilid na yan, hindi makikita ang ating shop. Etong shop po na ito mga kabarkada, ay yung ginawa po natin noong mga previous season. Ito po yung parang vending machine. Hindi ko alam yung tawag eh. Ano ba tawag doon? Lucky box? Basta yun mga kabarkada. Yun yung ano natin eh. Mystery Shack. Yan. Pero ngayon mga kabarkada, parang mas maganda ang ipangalan na lang natin ay STM Mystery Boxes. Uy, parang maganda yun ha. Pero mag-iisip pa tayo ng ibang pangalan. Pero una, ikita nyo po mga kabarkada, ito pong ating push it ay medyo meron ng progress. Ang kulang na lang po ay yung mga materials na kailangan natin gamitin, tulad ng mga armor, ng mga pangpapalo natin na push it weapons, at syempre mga kabarkada, mga players. Kasi wala pa masyadong mga Kadakrap members ngayon. Lima pa lang yung naka-online. Kaming lima. At kulang yan kasi kailangan 3v3 mga kabarkada. Pero una, ikita nyo, ang kulang na lang talaga yung mga armor, at pwedeng-pwede na siyang laruin mga kabarkada. At the same time, kung nakikita nyo rin po mga kabarkada, eh nagkaroon na rin po tayo ng mga ganito-ganitong pakulo. Ayan o, binabayong change ko na po ang mga parts dito sa Kadakrap Shopping District mga kabarkada. Tulad ng ating Blaze Shop, syempre nasa Nether to. So kailangan, Nether din yung environment niya. So tiniterraform din natin yan mga kabarkada. At ang susunod naman po natin ititerraform ay itong ating Lectern Shop or Book Shop mga kabarkada. At marami pang iba. Pero parang may nakita akong, bakit may bed sa ibabaw? Bakit may bed dito sa ibabaw nito? Sino naglagay nito? Pero yun yung mga kabarkada, isa sa mga prime suspect ko kung saan ako maglalagay ng shop natin or ang ating mystery shack, kung ano man gusto nyo itawag doon, mag-isip akong pangalan mamaya, eh dito sa lugar na to. Kung dito ang totem shop ni B sa ibabaw, so dito na lang din natin ilalagay yung atin. So ang gagawin ko, sabi ni B wag daw magsi. Natulog kasi ako kanina, namatay yung mga villager niya. Hindi ko kasi alam, okay? Pero yun nga, dito natin ilalagay yung shop na yun mga kabarkada, at yung shop natin na yun ay para siyang malaking shulker box mga kabarkada. Medyo mahirap-hirap, pero gagayahin lang naman natin yung itsura na to. Syempre yellow din ang ating gagamitin. Yan, kukopyahin lang natin to mismong shulker box na to. Tapos babalik ako sa inyo kapag meron na tayong progress. Kailangan ko lang gumawa dyan ng 16x16. Let's go! So yung unang idea ko mga kabarkada ay yung katulad nung sa end, yung mga end islands na lumulutang. Kaso nasa isip ko, paano naman pupunta dito yung mga Kadakrap members na walang elytra? So naisip ko na siguro sa lupa ko na lang tiguro ilagay. Tama lang naman yun. Ano sabi ko? Tiguro? Ano yun? Taguro na yun. Sabi ko, muntika na yun. Misa may mga nasasabi ako na minimension nyo pa sa comment. Opo, nagkakamali po ako tuwing nagre-recording. Kasama po yun sa proseso mga kabarkada. Pero yun nga, ang isa sa mga kailangan kong gawin ngayon mga kabarkada ay gawin yung mismong shulker. So alam ko ang shulker box ay meron siya nung parang close open kineme. Asa na ba yung shulker box ko dito? Kailangan natin gayahin to. Ayan, yung mismong ganyan. Tapos gusto ko yung shulker box natin nakabukas na ganyan. So yun yung gagayahin ko. Tapos siguro pag-isipan ko na lang kung paano ko gagawin tong design sa may gilid. Pero feeling ko kaya ko naman gawin yan. So very easy na lang yan. So far nakuha ko naman yung ilalim na part. Itong part na sa ilalim. Tapos kailangan mataas tong nasa ibabaw. So kailangan nakabukas siya. So kung bubuksan natin siya, kung gaano kataas yung bukas, dapat ganun pa rin yung size ng ating shulker box. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo pinagagagawa ko, pero sana naiintindihan niyo. Siguro unahin ko muna yung gusto ko may laman eh, yung mismong shulker mismo na mob. Gusto ko meron yun dito sa may gitna eh. So siguro gawin ko na rin siguro yun. Kailangan ko lang naman ng konting materials. So gusto kong ilagay yung mga kabarkada yung mismong shulker na mob, yung mismong maliit na parang box na hindi mo malaman kung ano bang klaseng hayop yun. Basta yung parang ano, alam nyo ba yung ano, yung mga shell, yung mga tahong yan. Feeling ko yun. Yun yung nasa loob, yung sa loob ng shulker, yun yung parang tahong. Baka yun yung inspiration niya, yung mga oyster. Yun siguro inspiration ng mob na to, yung pagkakagawa ng mga oyster. Tapos kailangan natin ng parang ano, alam ko meron siyang parang tawag dito. Meron siya nung parang eye bags, parang ganoon ata. And so lalagyan natin siya ng eye bags. Kasi ganoon yung parang itsura ng character eh, para siya may eye bags eh. Tapos maglalagay tayo ng mata, tapos maglalagay tayo ng white na dito. Tapos kukumpletuhin na natin yung ulo niya ng parang meron siyang kilay naman ngayon. Nakakulay din ang eye bags niya. O diba napakalupit? So ang gagawin ko na lang dito, i-strip ko na lang siya para magmukha siyang ganun. Tapos i-strip ko na lang din yung nasa baba. So feeling ko ang magiging itsura niyan ay medyo maayos actually. Siguro ibaba ko pa ng konti para medyo maganda siya tingnan. So ayan mga kabarkada, natatawa ko sa itsura ng shulker.
Tapos ang gagawin na lang po natin, i-texture na lang po natin tong ano na to, box na to, ano ba tawag dyan, basta sa ulo niya. Tapos yung katawan niya, hindi ko alam kung anong itsura yung shulker. Ngayon ko lang na-realize kung anong klaseng mob yung shulker. Parang ang hirap niya intindihin, ano ka bang mob ka? Pero yun yung mga kabarkada, lalagyan ko na lang po siya ng texture. Ilalagay na po natin yung redstone at the same time mga kabarkada, maglalagay na rin po tayo ng pa-premium. Siguro yung mga pa-premium natin hindi na siya katulad nung last season mga kabarkada. Ngayon pupunuin natin siya, pupunuin natin lahat ng buong shulker box mga kabarkada. Ganun tayo kagalante mga kabarkada at mapagbigay sa ating mga kadakrap members. Slide the miner, not a scammer. So ayan na po mga kabarkada, kasalukuyan na po tayo nag-aayos ng ating mga ilalagay sa ating shulker shop. At ito pa lang po ang ating nagagawa, ito pa lang pong hilera na to at itong isa na to. Ang ibig sabihin po ng dilaw ay magaganda yung makukuha nyo. Halimbawa, makakakuha ka ng isang buong shulker box ng emerald mga kabarkada. Actually, nag-aalanganin niya ako ipamigay to kasi isipin mo 1 diamond block lang ibabayad sa akin. Tapos bibigyan kita ng ganito kadami. Iyak, pighati. At syempre mga kabarkada, isang shulker box din po ng racket. At the same time, uy, isang shulker box ng totem. Swerte yung makakakuha nito, diba? Nasasaktan ako ipamigay to mga kabarkada. Pero hindi na tayo scammer eh. Kailangan na natin tanggapin yun mga kabarkada, na hindi na tayo nandito para manguha ng pera ng iba. Andito na tayo para tumulong mga kabarkada. At ito rin po, kung nakikita nyo, gold shulker box din mga kabarkada. Kasi mahirap makakuha ng ink sack. Sobrang hirap yan mga kabarkada. At syempre, isang shulker box din ng wool mga kabarkada. Meron din tayong iron. At syempre, iron ulit. O diba, pinakikita ko sa inyo kung ano yung mga posibleng makuha ng mga kadakrap members. Pero syempre, meron din tayo ng ating mga common box mga kabarkada. Kung meron tayong gold box, meron tayong common box mga kabarkada. At ang laman nito, cactus. Ano pa? Pumpkin. Ano pa? Saddle. Aanin mo niyan. Syempre hindi ko na ipapakita lahat ng mga kabarkada para medyo ma-surprise naman yung iba nating kadakrap members. At the same time mga kabarkada, marami pa po akong ilalagay doon sa ating shulker shop. Pero ito lang muna kasi nag-iipon pa ako. Kung nakikita nyo, nag-iipon pa akong blackstone dito. Yung iba dyan wala pang laman. Yung iba dito naglalagay pa ako. Tulad nito, hindi na hindi kasama yan. Ito pa, mga pickaxe, di ba? Marami pa akong inaayos mga kabarkada para mas marami silang makuha sa ating mystery shulker box. Uy, parang maganda yun, mystery shulker box. MSB. Uy, monosodium glutamate. Malapit na. Monosodium glutamate yun eh. Kung hindi nyo alam yung MSG, yun po yung Ajinomoto. So ayan na po mga kabarkada, ang ating mystery shulker box mga kabarkada. Kung nakikita nyo naman, ang cute. Ang cute na nasa gitna. Tuntua ako sa pinagagawa ko nito. At syempre mga kabarkada, iti-terraforming pa po natin itong lugar na to. Lalagyan natin ng mga endstone, ng mga chorus fruit, marami pa mga kabarkada. Kasi kailangan natin i-terraform yung mga bagay-bagay dito sa shopping district. At the same time mga kabarkada, parang gusto kong subukan itong ating pinagagawa dito. Katulad lang to ng season 1 and season 2 natin mga kabarkada. Pero ang kagandahan nito, may kulay na po yung shulker box. So kapag nakita mong puti, naku, mapapakamot ka na kaagad sa ulo mo. Kasi alam mo na kaagad na walang kwenta to. Pero syempre, isa pa tingnan natin, baka sakaling ilang makakulit para makakuha tayo ng ginto. Ayan na, may ginto na. At anong ginto ito? Uy, ang daming rockets. Napakaswerte naman ito. So ibinabase ko po yung gold tsaka white mga kabarkada. Kung halimbawa, diba 9 diamonds to, sulit ba yung 9 diamonds mo para makabili ka ng ganito karaming rockets? Hindi, kukulangin ka nyan mga kabarkada. Baka nga mabili mo lang yan ay kalahati lang sa 9 diamonds. O diba, nakasobra-sobra ka pa mga kabarkada. So doon ko po yung binase mga kabarkada. Isa pa nga, tingin nga natin. Uy, ginto na naman. O diba, ayun, charap-charap. Charap-charap, isa pa nga. Tingin natin, last one na. Medyo nag-enjoy ako eh, Tinga. Uy, ginto na naman. Sinuswerte nga naman. Wool, yan, mga pakinabangan ko yan. Lalo na talaga ako, kailangan na kailangan ko ng wool para sa mga despawning mga kabarkada. Lalo na kapag magde-design ako, kailangan na kailangan natin ng wool. At syempre mga kabarkada, dadamihan pa natin to. Especially, dadamihan din natin yung kulay puti. Kasi yung kulay puti, medyo konti pa. Ito, medyo ano yan, medyo lugi yata yung maglalaro dito. Teka, palitan natin ng konting dilaw, o, diba? Yan, para may random pa rin makakuha sila ng dilaw at ng puti. O, diba? Very nice. Mayor, nandito na po ako. Gumamit lang ako ng megaphone. Ang aga-aga, may nagme-megaphone dito. Ano bang kailangan mo? Bago sa barangay to, nais ko lang sanang bumili.
Ay, gusto ko yan. Pero bago ka bumili, may naalala nga pala ako. May pinadala sa akin si Manus na mensahe. Buti na lang binalik mo sa akin to. Ano? Yan lang talaga yung way para makausap si Manus. Eh. Kaya maraming salamat sa pagpapayaram sa akin. Yan. Alam ko na yung mga kailangan ko gawing suliranin. Sabi kasi sa akin ni Manus, wag na daw ako magtanong kung anong sasabihin ko sa'yo. So, sasabihin ko na lang. Kailangan mo daw kumuha ng maraming Blackstone. Hindi ko alam kung para saan yun. Hindi ko alam kung saan yung gagamitin yun. Pero kailangan mo daw kumuha ng maraming Blackstone. Ang huli kasing inutos niya sa akin, dating-dati pa yun, yung fortress daw na bahay ni Rai, baklasin ko daw kasi yun! Parang may something daw doon sa kuweba na yun. Balita ko, maraming kayamanan yun. Kaya nga, sige, ganun na lang gagawin ko. Salamat, Mayor. Medyo naliwanagan na ako kasi wala akong maalala na pinapagawa niya sa akin eh. Ang sabi niya lang, magpunta ako sa taguan ni Raid at may malalaman ako. Eh ngayon, alam ko na kailangan ko ng Blackstone, sabi siya sa akin. Sige. Pag bumili ka nito nga pala, may promo. Para mas lalo kang ganahan sa pagbili. Bibigyan kita ng 1 ilitra, 2 totem, at syempre, 1 shulker box. Deal. 64 deal, diamonds deal. Lang. 64 deal. Diamonds. Oh, deal na agad. Deal breaker. Gusto mo pa subukan? Sige nga. Oh, lapag mo dyan sa loob. Lapag mo dyan sa loob. Proof of authenticity. Pagmasdan ng 7. Uy! Bumukas! Nasaan yung card ko? Andyan. At lahat ng bilihin dito ay murang-mura lang. At syempre, balita ko kung nagtitinda ka ng rockets, di ba? Pwede kang bumili ng rockets dito, tapos ibenta mo ulit sa shop mo. Mautak. Supplier ako. Walang upas. Hindi ka na scammer, naging mauta ka lang. Yan, tama. Pantay lang. Pair lang. Pair lang. So, at syempre, baka kailangan mo din ng mga iron, slime, marami dito. Moro ba iron dito? Oo. 1 diamond, 3 stacks. Kasi kakabili ko lang nung kailan, KB, medyo mura yung benta ni B, pero Black support local. Mali yun. Dito, legal to. Sige. Dahil alam mo naman na loyal ako sa'yo. Sige. Dito na lang mamimili. Ano meron dito sa third floor? Ano lang yan? Under construction. Nasa na po yung, you know. You know. Yung libreng shulker box. Yung mga libre. Kasi medyo umaasenso na ang STM eh. Nasa shopping district na yung promo natin. So pupunta ka sa shopping district, may makikita ka doon malaking STM. Pumasok ka dun. Wala pang ba? Anong gagamitin ko? Yung card ko? Yung card mo, oo, syempre. Ay! Lahat meron kang access basta STM ang building. Usapang pagyaman. Sandali. Yan! Ano? Usapang pagyaman. Ano yan? Nabalitaan mo ba meron ng bagong tinatayong mall? Nagpaalam ba sa'yo yun? Nagbayad pa ng tax yun? Nagbayad siya. Pero nagbayad kailangan kong bumawi kasi yung STM group of companies kailangan lumaban. Eh. Kaya gumawa na rin ako ng building. Makikita mo dun, mas mataas! Sa building. Bakit yun? Gumawa ka ng mall, Mayor Roy? Hindi ka gumawa ng mall. Security, dito naman ako. Ako na security guard sa ano mo. Pwede. Sa SM mo. Pwede. Sly market. Maglalagay tayo doon ng groceries. Yan. Maglalagay grocery. Yan. Lahat doon. Kasi sige. STM. Ito yung mga supplier, tapos doon yung divisoria. Diba? Yan. Tama. Hindi ka naman scammer. Oh, wala yan. Ano yan? For authorized personnel yan. For mga stock. Ano to? Mga stock. Ba't parang bitin natin yung mga benta mo dito? Kasi madaming bumibili sa STM at hindi na ako nakakapag-restock sa sobrang bilis nila bumili. Kasi once na mabalitaan nila na may laman agad, tatakbo ka agad sila. Walang golden apple. Ay, hindi ako nagbibenta ng golden. Ay, golden carrot. Hindi ka nagbibenta. Golden carrot. Carrots, wala. Mamaya mag-restock ako. Wala bang binibentang gold? Walang gold? Ah, wala pa. Ay, yun lang. Okay, sige. Okay lang ba kung bumili ako sa ibang supplier? Okay lang. Salamat, Sob. Salamat. So, meron akong tanong, mga kabarkada. Kasi kadalasa sa mga QOTD ko, mga positive na tanong. So, siguro oras na para tanungin ko kayo, ano bang ayaw nyong pinanonood sa Kadacraft? Ayan, maaaring roleplay. Kuya Sly, ayoko na redstone mo, nauumay ako. Alam ko marami nagko-comment na, Kuya Sly, naboboard kami sa redstone mo kasi hindi namin maintindihan. Well, pasensya na po. Pero gusto ko pa rin maraman, mga kabarkada, ano bang mga ayaw nyong pinanonood sa Kadacraft, mga kabarkada? Maaaring building, roleplay, redstone, ano bang ayaw nyo na hindi namin alam? Malay nyo, hindi pala namin alam na ayaw nyo pero ginagawa pa rin namin. Pero syempre, gawin nyo naman constructive criticism, mga kabarkada. Yung may punto naman, hindi yung parang, ayoko niya, wala lang, paki ko.
ilagay nyo naman ang dahilan kung bakit ayaw nyo siya. Kasi mas maganda yung ganun, mga kabarkada, may dahilan kung bakit ayaw nyo yung isang bagay. Para naman, mabigyan nyo kami ng feedback at mabago namin yun. Hindi naman pwedeng sabihin nyo lang na, ayoko niyang Kuya Sly, ayoko na redstone, tanggalin mo. Bigyan mo ako ng magandang explanation kung bakit gusto mo siyang tanggalin ko. O, diba? Yun yung maganda, hindi lang basta tatanggalin ko. Pero yun yung mga kabarkada. Sa ngayon, hindi ko pa rin po nalalagyan to ng mga items kasi very busy po ako, mga kabarkada. At wala nang tao ngayon sa Kada Crap. No, tulog na po sinan lahat at ako'y pagod na rin kung medyo namumutla na nga ata. Pero yun yung mga kabarkada. Yun lang naman ang ating QOTD of the day. QOTD of the day. Question of the day of the day. Pero yun yung mga kabarkada. Pero sa susunod na episode siguro, doon na tayo makikipag-usap kay Manus. At the same time, sa susunod na episode ay baka mabeta test na natin itong ating minigame, mga kabarkada, para sa ating susunod na mga gagawin ay bahala na. Baka simulan ko na rin po ang ating mega base sa mga susunod na episodes. Pero yun lang naman para sa ano to. At sana nag-enjoy kayo sa ating Kada Crap episode. At yun lang para sa araw to. Hanggang sa muli. Paalam! Paalam! Grabe, paikot-ikot ako, no? So yun lang naman para mga... Baka yun yung isa sa mga ayaw nyo.